Magandang umaga sa inyo, mga ka-internet. Samahan niyo ako sa bagong episode ng aking vlog. Samahan niyo ako sa aking pamamasyal dito sa Saudi. Wala nang intro. Papakita ko muna sa inyo mabilis ang aking ride. Yan. Ito magiging service natin ngayon sa pamamasyal dito sa Dammam at Al Kubar. Ito ang Renault Symbol 2021 model. Compact, fuel efficient, and good for city driving. Pero kung ikukumpara ang sasakyan na ito sa isang Japanese car, marahil ito ay talo. Dahil ang Japanese car ay mas maraming features. Ang sasakyan na ito ay napakaingay ng air condition, mabigat ang manibela, maingay ang makina. Hindi ko alam bakit gumawa ang Renault ng ganitong klaseng modelo. Kilala natin ang Renault sa pagiging isang Formula 1 car. Pero magkakaiba tayo ng opinion. Kung ako ang papipiliin, Japanese car is still number 1. Pero eka nga, it does the job. Wala na akong maireklamo pa. Napakatipid sa gasolina at makakapunta na ako sa gusto kong puntahan. Nandito tayo sa may Daras Mall, no? Ito, mall nila rito. Malapit lang sa hotel ko. So, hindi ako pinapasok dahil prayer pa daw. Alas 12:30 pa. Maghihintay pa tayo ng ilang oras. At, mahilip na. Medyo mahangin siya. Ayan, nasa parking space tayo, wala pang katao-tao. Friday ngayon, so weekend. Ito yung parang Sunday nila sa Pilipinas. Parang prayer day nila. So yan. So ito yung service natin. Yan. Yan, yan. Ito muna tayo maghihintay. Magpapalamig tayo dahil mainit. Ayan, sa paligid yung mga hotel. Ayan. Parang business area rin yung lugar natin. Pasok muna tayo at baka tayo mag-layup dito sa init. Yan. Pasok muna. Yeah. At pakita ko sa inyo yung loob. Ituturo ko kayo dito sa loob ng sasakyan. Okay? So, ito, papakita ko sa inyo yung loob. Ito naman, dito naman sa dashboard tayo. Ito yung Renault na symbol. Simbolo siya ng ewan. Hindi ko alam. Ito siguro yung pinaka-simpleng sasakyan na nakita ko. Pero automatic siya. Ayan. Automatic. Mayroon din siyang semi-manual, like automatic yung gearing niya, yung ikaw magpapasok ng gear. So ito straight up yung console niya, FM AM radio, may CD, may USB port, eh ito yung AC control. Medyo mainit na siya ngayong panahon na to, no? So dito sa dashboard, dito sa ano, wala siyang outside temperature na makikita. Wala akong makita. So sa pinto, ito yung sa driver side, baba lang ng pinto sa driver side, sa passenger side. Napaka simple. Yung lock niya wala dito.
dito yung lock niya sa gitna, oh. Ayan. Ayan, yung para central lock niya. Ayan, bukas. Ayan. Hazard light. Tapos ito may mga spares, ano siya, slot na pwede siyang lagyan ng control kung mag-upgrade ka, no? Ito maglalagay. So ito yung napakaliit na para sa cup holder, saka parang apartment dito. Ito yung aking kutsilyo na bit-bit parate pag namamasyal, dahil pag napunta sa beach minsan ihaw-ihaw, kailangan natin yan. Napaka-handy. Ito naman yung glove box compartment. Medyo malawak siya, oh. Malalim. Hindi malawak, malalim lang siya. Yan. At saka dito sa likod, maliit yung likod, no? Hindi siya, ito yung pinaka-compact na sasakyan. Hindi ko alam yung ibang Renault. So, ito lang yung na-rent na car ko ngayon. Ito yung yun na niya, headlight ang tawag dito. Basta yun na yun. Ito yung ilaw sa taas. Hindi ko alam kung ano to, eh. Siguro AC vent. Humuhula lang tayo. Hindi ko alam kung ano to. Sa tingin ko, kung hindi microphone yan para sa Bluetooth, kasi may Bluetooth system din dito, eh. Yan. So ito yung wiper. Napakasimple. Wala nang kakomplikado. Yan yung wiper. Napakasimple lang niya. Dito tayo. Yan, para mas makita niya. At saka ilaw, ayan. Straight up lang siya, ayan. May ilaw. At saka yung manibela. Ito pala, may control siya. Akala ko nung una, ito. Pakita ko sa inyo. Ito, akala ko nung una, cruise control siya. Control lang pala siya dito sa radio, eh, no? Yung ikakalabitin mo siya para sa volume down. Yung taas naman is volume up. Ayan, hinahan natin. Tapos meron din siyang yung sa mode. Ito, oh, yung dalawa sa taas. Ayan, meron siyang dalawa. Parang pwede siyang sumagot ng tawag. Basta pipindutin mo lang dyan. Ay, hindi ko na i-coconnect. Magulo. Mas magulo lang sistema. Dahil hindi ako sanay dito sa mga, hindi ko alam kung European car ba itong Renault o saang bansa ito. Ayan. So yung upuan niya, headrest, parang synthetic leather. May same color siya yung stitches. Yan yung nakakapagpapangit. Tapos ito, cloth. And halo siya ng cloth saka synthetic leather. Yan. So tingin ko ito yung original, no? Hindi siya yung cover. Hindi siya yung seat cover lang. Yan. Yung sa passenger, sa unahan, malawak pag naka-adjust ng sagat. Pero dito na, makikita nyo, maliit, maliit yung space. So, ayan o. Ayan. Ayan lang. Maliit. Paano mga 6 inches lang yung gap. So, pang maliliit na tao, hindi pwede yung mga naglalakihan ng mga binti dito at ipit. May ipit sila. Yan. So ito naman, dito naman yung, busan natin sandali. Ito naman yung para sa gasoline niya. Disusi din yan. Pagbukas mo dito, bubukas lang yung sa gilid. Kailangan din lang yung susian. Papatay mo yung makina. Siguro safety features niya rin yan. Safety features. Kung mapapansin nyo, yan, may tama ang paa natin. Ayan, eh, tama yan ng ano, ng kasipagan, no? Kasipagan kumain ng red meat. Alam nyo na yon. Kung masipag kayo kumain ng red meat, yan ang tama. Yan ang epekto sa inyo. Nakakalumpo ang red meat. Pero nangiapa ko naman, okay na. Sa akin. Yan, so ito yung loob ng sasakyan. Napaka straight up niya lang, simple, pang day to day ride lang. Kung
hindi naman pormahan ng gusto yung sasakyan, siguro pwede na tong sasakyan na to. Maliit lang siya. Yan, maliit lang. At para mag-enjoy lang tayo sa weekend dito sa Saudi. Nagpaalam ako sa ama ko. Good to go. At pasyal-pasyal. Iwas lang tayo sa maraming tao. Kaya nga nagsasakyan ako para hindi na ako magkukumit. Para makapasyal. So tara, ikutin na natin to. Let's go! Al Khobar is a city and a governorate in the eastern province of Kingdom of Saudi Arabia, situated on the coast of the Arabian Gulf. It ranked 19th by population overall in the kingdom, behind Yanbu and ahead of Arar, with an estimated population of 165,799 as of 2020. Al Khobar is a part of the Triplet Cities area or the Dammam Metropolitan Area along with the Dammam and the Dharan, forming a residential core of the region. Ano, nabilib kayo, no? Kala nyo, dami kong alam dito sa Al Khobar. Binabasa ko lang yan sa Google. Pero, naumpisaan ko na, itutuloy ko na. Ang pagkakaalam ko dito sa Al Khobar ay malapit sa Bahrain border, kung saan tuwing may holiday o walang pasok, lahat ng lokal ay nagpupunta sa Bahrain para maglustay ng kanilang salapi. Ang Bahrain sa kanila ay parang Disneyland. Yun ang pasyalan nila. Ang alam ko lang dito sa Khobar is yung fish market, kung saan bumibili kami ng mga gamit at kumakain ng mga ng kung ano-ano. Meron ka matatagpuang Filipino restaurant, Indian restaurant, Thai restaurant at iba pa. Masarap din ang mga lutong Arabic dito, lalo na yung mga kebab-kebab. Fresh na fresh ang meat nila. So, ingat lang sa pagkain. Talo ang mga matataasang uric acid dito. Tiyak, pag panayang kain nyo, sigurado, isa lang ang bagsak nyo, lumpo. Hindi makakalakad kinabukasan. Kaya pag nandito kayo sa Khobar, ingat-ingat, bawas-bawas sa pagkain ng mga red meat at sa mga fresh moton-moton. Malakas makaya uric acid dyan. So tara na, samahan nyo ako dito sa may fish market area. Bibili ako ng fish rod para makapangisda mamayang hapon. Samahan nyo ako. Let's go! Nandito tayo ngayon sa fishing gear store. Subukan natin na mangisda mamaya. So my friend here is helping me to set a rig for fishing. We will try to fish here in Khobar or in Dammam, just for a time pass while we are here in Saudi. So I will put in my description the shop name. Para here is very good. He helped me. Complete gear. They have complete fishing equipment. So ayan yung nabili natin. Ayan yung nabili natin kay Sean. So mamaya subukan natin. Mura lang yan. 100 yung binili. Isang setup na yan. May spare na ako rito. Libangan lang ba? Ayan. Aray natin mga isda. Spontaneous trip. Spontaneous ano ba to? Weekend drive. Yeah, init. Woo! Sabi niya alas 5. Alas 5 magandang ideal time para mangisda. So bibili muna ako ng
pants ko dahil wala na akong pants. Madumi na, marumi na yung pants kong isa. So kailangan ng i-retire. Ah, init! Let's go sa mall. At snack tayo dun. Ayan, nandito na tayo sa may fishing area. Nag-idlip lang ako kanina. Tulog lang ako sandali. So pakita ko sa inyo, nandito tayo fish. Ayan. Manging isda tayo. Try natin yung binili natin pang isda, pang wheat. Okay? Let's go. Let's go, let's go, let's go. Dito tayo ngayon sa ano, sa Corniche, dito sa may Kubar. May restaurant pala dito. Ayun, nakapag-cast na ako. Maghintay-hintay na lang. May mga nahuhuli sila kanina. So tingnan natin kung suswertehin din tayo. Ayun o, yung bato ko nandito. Tingnan natin. Ayan, may restaurant to. Good luck sa atin. Madilim na. Wala pa tayo nahuli. Nakailang bato na tayo. Ayan. Medyo dumadami na ang mga langing isda. Mga ilang hagis na lang. Wrap up na lang to. Bukas na lang ng umaga. Try kong bukas ng umaga. Tingnan natin kung suswertehin pa tayo. Bad trip. Naputol yung ano, yung linya natin. Ayan o. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Pero, huli na eh. Naputol pa. Maliit kasi yung linya o. Chipipay. Maliit yung linya ko. Baka peke. Mura lang kasi to. Sayang. Sige, bukas. Try natin bukas. Tapusin ko na rito yung panging isda ko. Sayang. May natitira pa akong pain dito. Ayan o. Ayan. So madilim na rin. Nagsimula tayo ng hapon kanina. Ngayon madilim na. So sige. Kain muna tayo bago umuwi. Ayan. Pack up na tayo. At madilim. Mag flashlight lang ako. At nandiyan na kung malabo yung shot ha. Ayan, iniwan ko na, pack up na. Dahil olats tayo ngayon, olats. Hindi tayo pinagpala ni Poseidon. Medyo olats. O talagang olats ako sa panging isda. Whew, sakit ng pa ako pa. Anyway, babalik tayo, kain muna tayo. Ano tayo ng mga kainan. Ano, dito tayo sa may Corniche side. Ayan, ayun yung mga magjojowa, mga jojowang puro lalaki. Bangles. Yeah. Yep. Ayan, medyo dahan-dahan sa paglalakad. Yep. Balik na tayo. Ah, natampa ako. Ayan. Wala, over the backwood.
Ayan. Ito. Yan, over the bako dyan. Meron pa ibang fishing area. Ito lang muna una ko sinubukan kasi diretso siya sa dagat, no. Pero olat nga. May kumagat na. Naputol naman yung linya. Nakailang cast na tayo. Naputol yung panghuli. Sayang, kala ko yun eh. Pero next time, bawi tayo bukas. Dala ko pa yung tira kong pain. Para baka pwede pa to bukas. Lagay ko na sa yelo. Bili ako ng yelo. Subukan ko ng magang maga sa ibang lugar. Mag-search ako. Okay. Punta muna tayo sa restaurant. Kain tayo. Ito. Tawiran. Doon ko pinarada yung sasakyan. Oh. May harap ng mos. Ito yung sa may cornish na sa cornish side. Yan. Cornish side ng Alcobar. Ayun, kung nakikita nyo yung bridge kanina doon, yun yung Bahrain. Postal way ng Bahrain. So, ito yung tawiran. Lagyan muna natin sa likod. Pero sayang, hindi nagamit. Meron pa naman tayong nalagyan na ng huli sana. Tapos pag may huli, alam na, barbecue. Iihaw natin. Kaso ngayon, nga, kain na lang tayo ng isda sa restaurant. Bakit pa kasi nagpapakapagod tayo mga isda? Pwede naman tayo kumain ng isda sa restaurant. Ano? De, pampalipas ang oras yan. So, hanap tayo ng mga kainan ngayon. Yun ang goal natin.